Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Ang inyong tagapaglingkod magbasa mula sa aklat ni Hosea, chapter 1, verse 1 to 11. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Hoseas na anak ni Beeri, ng mga kaarawan ni Hoseas, ni Jotam, ni Ahaz at ni Ezekias, na mga hari sa Joda at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Yumaong ka, mag-asawa ka ng isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon." Sa gayoy, yumaon siya at kinuha niya si Gomer, na anak ni Diblaim, at siya ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalan is Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ng Jezreel sa sangbahayan ni Jeho, at aking papaglilikatin ang kaharian ng sangbahayan ni Israel. At mangyari sa araw na yaon na aking babaliin ang busog ng Israel sa libis ng Jezreel." At siya ay naglihi uli at nanganak ng isang babae at sinabi ng pangalang sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Loruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sangbayan ng Israel, na sa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Ngunit ako'y maawa sa sangbahayan ni Joda at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng pagbabaka o sa pamamagitan man ng hayop o sa pamamagitan man ng mga ngabayo. Nang may walay niya sa suso si Loruhama, siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at sinabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Luami, Luami, sapagkat kayo hindi aking bayan at ako hindi magiging inyong Diyos." Gayon may ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man. At mangyayari na sa dakong pagsabihan sa kanila, "Kayo'y hindi aking bayan. Ako'y mga anak ng buhay na Diyos." At ang mga anak ni Judah at ang mga anak ni Israel ay mapipisan at sila'y manghahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo at sila'y magsisisampa mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang kaarawan ng Israel. Ito po ang basa. At maganda po ang mensahe dito, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil tungkol po ito sa pag-nangaliwa ng pananampalataya. Baga sumamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. At ito po ilang beses at marami po tayong mababasa dito sa Biblia kung paano nagtampo ang Diyos dahil nga lumayo at sumamba ng ibang Diyos-Diyosan. Baga ito ay pagkikiapid sa pananampalataya. At hanggang dito na lang po ang basa ko sa video ito na sana po ay may natutunan kayo. God bless you po sa inyong lahat.